I have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Is always different from what we see, what we feel. From
the circumstances. But we must believe the prophecy of God. This year is another year of blessing and promotion for us. So if you believe that another blessings are coming to us, lift up your hands to Jesus. Hallelujah. So arise. Yes, Lord. Sa tanang buhay mo. Nakapasama sa isang istorya, hindi mo inaasahan ng mga
nakapagpasa ka, nakapag-aaral ka sa hindi mo inaasahan, nakapag-aaral ka, o nakapagtapos ka, o ikaw ay nag-champion. Ibig sabihin, meron kang naranasan sa buhay mo na hindi mo pa naranasan nung nakaraan at nakalipas. Sino yung nakaranas noon? Taas ng kamay. No? Be shy. Put your hands to Jesus. Hindi ako magbitigan, hindi ka natatawagin para magpatotoo. Itaas mo lang ang kamay mo, ipakita ka sa Diyos. Wala, marami. Ngayon, ipaparapi sa inyo sa inyo, mas malaki ang promosyon na darating! Hallelujah! Di ba tingin sa mga taglalaki sa hakapan? O kaya tingin at tingin, malipat ka lang, hindi ko tatarapan. O kaya tingnan yung mga nagasigas, yung mga dumarating at yung mga lumalabas. Sabi ko sa tabi mo, tingin sa magandang lalaki sa hakapan. If you experience increase or blessings in your life, in your study, in our ministry, in your job, in every area and aspect of your life, I tell you, another great blessings are coming from God. Keep on giving our best to God.
Because God is faithful to all His promises. Is one of the experience answers of the Lord. So I tell you, another blessings are coming to us. Amen? Palakpakadabi ng Panginoon sa buhay. Alam niyo kasi, ang prophecy kasi palagi kakaiba. Ito yung mga nangyayari, ito yung prophecy. Maligtad. Ang nais ng Lord, pag tingnan yung mga nangyayari, ang nais ng Lord, tingnan mo yung sinasabi niya. Amen. In the book of 2 Corinthians 5:7 says, the just shall live by faith. 2 Corinthians 5:7 says, the just shall live by faith. Not by sight or not by seeing, not by hearing. It means you have to believe what God is saying, not what you feel. Do not believe the lies of the satanic of the enemy. The devil is getting our attention to be sidetracked. Ipinapakita ng diablo sa atin yung mga mali. Pero ang nais na ganun, ng Diyos din na natin, hindi yung mga mali. Amin po ba? Kundi yung mga nakikinig pa po tayo. We must not lose respect to all people, especially those who are in authority. But if their teachings, what they are saying is in contradiction with the Word of God, then the Bible is the final authority. Nakikinig po ba tayo? Amin po ba? Naunawaan po ninyo yun? Kunyari, sabi ng nanay mo, huwag kang ate. Sabi ng asawa mo, huwag kang ate. Hindi ko ba yan? Asawa kita, pero meron akong desisyon kung sino ang Diyos kong paglilimuran. Amin. Huwag kang umuwi rito. Hindi, huwag na. Pahanap ako ng bahay ko. Anong ibig mo tuuyin? Pipigilan mo ko sa pagsasama kay Lord? Nakikinig mo ba tayo? Anong ginawa ni Andres Bonifacio? What did Andres Bonifacio do? Pinuri niya yung sendula niya. No paying of taxes to the Spanish government. This is our nation. We must not under them. Oh, sinira niya yung sendula. Ilang tanga. Anong ginawa ni Jose Rizal? El Bolivistrismo, no limitangere, that ignites the revolutionaries para lalong tumapang at lumaban para sa ating bansa. O, nung kumarap si Jose Rizal, nakatalik si Jose Rizal sa Bagong Bayan, sa Doneta, sa Quirino. Fuego! Fire! Anong ginawa niyo sa Rizal? Umarap siya. Patapan. Okay. Sasabihin sa'yo ng balo sa buhay, don't give your tithes, don't give your offerings or persons. Disobey them. If your loved ones will say, don't attend, disobey them. If your loved ones will say, don't serve God, disobey them. Amen? Find the way. Find the strategy. Huwag ka nang magpaalam. Saan ka pupunta? I will visit my friend. You will visit your friend, yes. Don't say that your friend is in the church. Amen? Ito yun. Paano nakapasok ang Biblia sa mga communist nation? Paano nakapasok ang Biblia sa mga Arab nations? Yan, ito yan. If the girl will discover the Bible, the girl will ask, what's that? Then, the Christian will say, this is the Bible. Hindi nila sabihin yun. Ano ang sabihin nila? This is Jehovah's Word. This is Jehovah's Word. And the God will not ask, who is Jehovah? Hindi na sabihin ng God na who is Jehovah. Kasi magiging, mababa klase.
Mahinang klase mag-roll. Nakuha ninyo? Kihobos ko? Okay ko ako. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Pwede ka namang umatay, huwag ka na magpaalam eh. Pwede ka namang maglingkod, huwag ka na magpaalam, di ba? Nagkakaroon ka nga ng kasintahan, di ka nagpapaalam eh. Nanliligaw ka nga, di ka nga nagpapaalam eh. Nababalitaan na ka lang ng magulang mo, kasal ka na eh. May secret marriage na eh. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Maraming, there are so many underground churches in other nations and communist nations. Underground. They are just pretending that it is just a simple meeting. But in fact, it is a church meeting, a Bible study meeting. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Amen! So, anong number na tayo? We're almost done. No more work after death. Number 5. Give your best while you are still alive. Shall we read the verse? 1 Corinthians 10, 23. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Everything is permissible, but not everything is constructive. Choose the best. Choose what is permissible, or I mean what is beneficial, and choose what is constructive. Everything is permissible. Everything is permissible, but